Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang mga pahayag ni Jake Paul kay Daniel Cormier. Sinabi ni Daniel Cormier, peke ang laban ni Jake Paul, nilaglag daw ni Ben Askren. Sinabi naman ni Jake Paul, hinamon niya si Daniel Cormier. Sila na lang daw ang maglaban para malaman niya na peke ang laban sa boxing. Target din ni Jake Paul si Nate Diaz, hanggang round 3 knockout na daw si Nate Diaz. Tinira din niya si Freddie Roach, sinabi ni Freddie Roach bago ang laban. May posibilidad na man-knockout si Jake Paul, maganda daw ang depensa ni Ben Askren. Pero sablay ang prediksyon ni Freddie Roach, kaya binanatan niya si Freddie Roach, talagang perfect daw ang tinuro ni Roach, tinuruan matulog sa ibabaw ng ring. Binanatan din niya si Dana White, ibibili daw niya ng mamahaling sasakyan ng 1 milyon na pusta sa laban. Nagpakita ng maraming pera sa kanyang Instagram, easy money sa loob ng unang round. Sinabi din ni Jake Paul mga tol, nag-generate ng $65 million ang laban niya, kaya siguradong malaki ang share sa pay-per-view. Sa kabilang balita naman, Andy Ruiz nakahanda na sa darating na laban, may kasalukuyang timbang na 257 pounds, malayong mas magaan kumpara sa huling laban niya na 283 pounds. May laban si Andy Ruiz sa May 1 kontra kay Chris Arriola, may kartada na 38 wins, 33 knockout, may 6 na talo, may edad na 40. Samantala si Andy Ruiz may kartada na 33 wins, 22 knockout, may 2 talo, may edad na 31. Mangyayari ang laban sa California, USA sa May 1. Magandang laban ito kaya abangan po natin. Sa ibang balita, Demetrius Andrade, ito daw ang fighter na mahirap hanapan ng kalaban ayon kay Ed Hearn. Maraming fighter na hawak ni Ed Hearn pero pagdating kay Andrade, ito daw ang fighter na hindi nabibigyan ng malaking laban dahil walang pumapalag sa kanya. Target si Triple G at si Germal Charlo para sa isang unification. Pero may laban si Germal Charlo sa June 19 kontra kay Juan Montiel, kaya burado na ito sa listahan ni Andrade. Ayon kay Ed Hearn mga tol, target niya si Golovkin. Pero may laban si Triple G sa December 31 kontra kay Ryota Murata para sa unification ng IBF-WBA. Pero matagal pa daw ang schedule niya, kaya pwede pa lumaban si Triple G ngayong summer. Gusto niya ipalaban ito kay Andrade, malaking laban daw ito at malaking pera ang kailangan. Kung papayag daw si Golovkin laban kay Andrade, siguradong mangyayari daw ang bakbakan. Kailangan magkaroon daw ng undisputed sa middleweight division habang aktibo pa si Golovkin dahil siya ang legend sa 160 pounds. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.